Okay, game na agad. So, welcome sa Module 5 ng Physics. So, yung topic natin ngayon medyo madali. Okay, at compare dun sa projectile motion, which is yun talaga yung pinakamahirap. Isa sa pinakamahirap na topic natin sa Physics. Okay, sinundan lang natin yung curriculum guide. Yung kasi talaga yung kasunod eh, bago itong Newton's Laws of Motion. Okay, so ito madali lang. So, sabi dito, Newton's Law of Motion, gasgas na to. So, topic nyo na to noon pa, high school pa lang or elementary. So first law of motion, sabi dyan, law of inertia. Every object in a state of uniform motion tends to remain in the state of motion unless an external force is applied to it. The tendency of things to resist change is also called inertia. The larger the mass, the greater inertia. The smaller the mass, the lesser the inertia. So, ano sinabi dyan sa law of inertia? Kung walang gagalaw, hindi magagalaw. Tama? So, kung yung isang object nakapatong sa lamesa, diba? Hindi malalaglag yun kung walang nang laglag. Diba? Pero na lang may external force. Hinangin or talagang natabig yung isang bagay. Pero sabi dito sa law of motion na to, diba, kung walang external force, talagang kung ano yung motion ng isang bagay will remain the same. Diba? So, yun. So, kagaya nito, nagtutulak ng sasakyan. Hindi naman gagalaw yung sasakyan kung di nila itutulak, tama? Tsaka ano pa yung sinabi dyan? Yung force na pag-resist ng isang object to change is inertia. Mas malaki yung mass na gamit. Kagaya nito, mas malaki yung truck, hindi naman yan matutulak ng isang tao lang, 'di ba? Kailangan marami kasi larger yung mass. The other way around, kung maliit lang yung object. Next, law of acceleration. Acceleration of body increases as the amount of force producing the acceleration increases. The relationship between an object's mass and its acceleration, the applied force F is equals to ma. Ano sinabi dyan? Yung puwersa, nakadepende daw sa kanyang acceleration and mass. Diba? Kagaya nitong pumapalo nung baseball, diba? Kung hindi niya bibilisan yung paghataw, hindi niya lalagyan ng puwersa yung paghataw, walang malakas na force na ma-recreate, di ba? Best example niyan, yung mga sasakyan, di ba? Ewan ko, nakakapanood kayo ng mga banggaan, lalo yung mga bus, yung mga malalaking sasakyan, di ba? Yung last time nakabangga yung bus ng barikada sa EDSA. 'Di ba yung concrete barrier, napakabigat ng concrete barrier na yun, na mabigat pa sa tao, pero nung nabangga ng truck, tumpat, 'di ba? Tumalsik yung concrete barrier kahit gaano siya kabigat. Bakit? Kasi yung nandun na yung mass, nandun na yung bigat ng bus, nandun rin yung bilis niya. So nagsama na bigat tsaka bilis. Kaya talagang tumalsik yung concrete barrier. The other way around, kung ikaw ay motor ka lang, nakikipagbanggaan ka sa truck, ano sa tingin mo mangyayari? Tatalsik ka rin. Diba? Akala mo pag nabangga ka, yung mga napapanood mo sa movie, yung parang makatalong ka pa or what, diba? Pag nabangga ka, talagang tutumpat ka kasi sobrang laki ng puwersa. Diba? Sa basketball na rin, ganyan. Diba? Kuwari, may binangga kang sentro na napakataba, napakalaki. Spayat ka lang. Diba? Parang ikaw pa yung tumatalsik. Diba? Law of inertia yung kasi yung force is equals to mass and acceleration. Nakadepende sa bigat mo and sa bilis. Next, law of interaction. For every action, there's an equal and opposite reaction. When an object exerts a force on another object, the second object exerts a force of equal strength in the opposite direction. So, ano sinabi dito? Gaya nito, nagbabarel, saan pupunta yung bala? O ganun. Pero yung recoil, diba?
din papunta yung bala pero nagre-recoil ng pabalik. Diba yung bumala yan ng paganyan pero tumutumpat ka rin pabalik. Diba? Recoil. So sabi dyan, for every action there's an equal and opposite kabaliktaran. Diba? O eto maganda. Yung lobo, diba? Saan papunta yung hangin? Sa baba. Diba? Pero yung opposite reaction, saan papunta yung lobo? Paangat. Diba? Opposite reaction. Ito rin maganda. Yung pagpagaspas ng wings nung agila, saan papunta? Pababa. Diba? Pababa. Pero saan yung punta ng agila? Paangat. Diba? Opposite reaction. Diba? Nakakita na ba kayo ng agila na pabaliktad yung swing ng wings? Diba? Pababa. Wala namang ganun. Diba? So, talagang yung pagpagaspas ng wings niya, pababa para siya ay umangat. Ito rin, same here. Nasaan yung burst dito? Pababa. Pero ano nangyayari dun sa jet or sa rocket? Paangat. Next, ito pang isang mahalaga yung kailangan maintindihan. So, sabi dito, mass is the property of an object itself. So, ito yung mismong nilalaman ng isang object. It's the measure of an object's inertia or quantity of matter. The other way around, weight is the force or pull of gravity of an object. So, ano ibig sabihin dito? Itong mass, yan lang yung mga kilogram, gram, pound, yan. Diba? Pero itong weight, ito na yung involved na yung gravitational force. Kaya nagiging kilogram times gravitational force na 9.8 meter per second squared equals to, ano na nagiging unit niya? Newton or N. Okay, so pag nakakita kayo ng Newton, ibig sabihin weight yon or force. Okay, pag yung mga mass, yun lang yung mga kilogram, gram, or so on and so forth. Next, oh. Simulan na natin ng pagkocompute. So sabi dyan, an unbalanced force, 48 Newton, acts on a 10 kilogram object. What is the acceleration produced? Diba? Ano yung pinakaunang formula natin dito? F is equals to ma. Ano muna yung mga given natin? 48 Newtons. Ano yan? Kakasabi ko lang. It's either weight or force. So, ito ay force. 10 kilogram. O, kakasabi ko lang din. Ano yung mga kilogram? Mass. Ano yung hinahanap? Acceleration. So, substitute the given. So, force is 48 Newton equals to 10 kilogram times acceleration. So, divide both sides by 10. So, acceleration is equals to 4.8. Ano unit niya? Meter per second squared. Next, may nakalimutan akong sabihin sa inyo. Pagka Newton yung given, 'di ba? Matik na 'yan. Matik na, bawal yung ibahin. Kailangan yung mag-convert. Dapat meter per second squared yung gamit mo, tsaka kilogram. Bawal gram, bawal si pound. Bawal si kilometer per hour. Dapat meter per second squared tsaka kilogram kapag gagamit ka ng Newton. Tandaan. Next, calculate the accelerating force pa rin yan, needed to change the speed of a 10 kilogram object. Oh, eto na, nagkakaano-anohan na naman tayo. From 5 meters per second to 15 meters per second in a distance of 12.5 meters. Paano yan? Diba? So, ano raw hinahanap? Force. Tama? Ano yung given mo? 10 kilogram, which is the mass. Ano naman yung meron sa'yo dito? Initial velocity, tsaka final velocity, tsaka distance. So, initial velocity is 5 meter per second. Final velocity is 15 meters per second. Distance mo ay 12.5 meters. Diba?
So, ano ba yung formula natin? F is equals to MA. May F ka na ba? Wala. Yan nga yung hinahanap mo. May mass ka na? Meron. Ano kulang mo? Acceleration. Balik tayo sa formula ng acceleration. Pangalayo. Ayun o. Formula ng acceleration natin. Kapag distance yung given, Vf squared minus Vi squared all over 2D. Tandaan. Short-term memory ako. Pakitandaan. So, sabi dyan, Vf squared minus Vi squared all over 2D. Compute na natin. Ano yung Vf natin? 15 squared minus ano? Vi squared, which is 5 squared all over 2 times 12.5. O, mayan na natin problemahin. So, 15 times 15 is 225. Double check na nga natin. Sabihin nyo eh. Nagtitrip ako. 15 times 15, 225. Next. Oops. Next ay minus 5 times 5 is 25. 25 all over 2 times 12.5 is 25. So 200, 225 minus 25 is 200 divided by 25. So 200 divided by, oops, mali. Divided by 25 is 8. Ano to? Meter per second squared. Tama ba? Kasi oh, meter per second naman yung ginamit natin. So, pwede na natin isolve. So, magiging force is equals to, ano yung mass natin? 10 kilogram times 8 meter per second squared. Ano na siya? 80 newton. Okay? So, ano ibig sabihin yan? Para mapabilis mo yung isang object from 5 meters per second to 15 meters per second sa loob lang ng 12.5 meters, kailangan mo ng 80 newton. Diba? 80 newton na force. Dami ba to? Ay, konti lang pala. Yari kayo. Dami niyo sasagutan. Ay, konti lang pala sasagutan. 8 lang. Easy. Okay. Sorry. So, tanongin niyo na lang ako. Pero, ito na yung nasa book. Ito na yung given eh. Next. A 1,250 kilogram car is moving at a speed of 18 meters per second. Uniformly decelerated to stop in 4.5 seconds. Find the braking force. So, ano sinabi dyan? Yung kotse daw na may bigat na 1,250 kilogram na tumatakbo ng 18 meters per second, napahinto, ayun o, stop. Gano'n lang daw? 4.5 seconds. Sa loob ng 4.5 seconds, zero na yung ano niya, zero na yung speed niya. Diba? So, kunin natin yung mga given. Ano tong 1,250 kilogram mass? Diba? 18 meters per second, ano yan? Initial velocity yan. Kasi ito yung final, o, mag-stop siya. So, initial, 0 meters per second, yun yung stop. So, final. 4.5 seconds, yan yung time. Ano hinahanap? Force. Diba? F is equals to MA. Yun nga lang, yung A mo, wala na naman. Diba? So, anong formula ng acceleration yung may tawag dito? Yung may time naman yung given. Diba? Yung kanina, yung Vf minus Vi all over time. Diba? Ano yung Vf mo? 0 minus 18 all over 4.5. So, magiging negative 18 divided by 4.5 is equals to ano yan? Is equals to negative 4 meter per second squared. 4 kasi, negative 4 talaga yan kasi sinabi na nga dito, decelerating. Ibig sabihin, pabagal ng 4 meters per second yung bilis niya. Diba? So, solve na natin. Force is equals to mass. Ano yung mass mo? 1,250 kilogram times ano yung acceleration mo?
negative 4 meter per second squared. Multiply natin, pero sa tingin ko 5,000 yan. Yung negative dyan, kahit hindi mo napansinin, di ba? 1,250 times 4. Ayan, 5,000 nga. Diba? Check natin yung kanina. 18 divided by 4.5 is 4. Okay. So, ano na sagot dito? 5,000 newton na force. Yan yung kailangan mong puwersa para mapahinto mo yung ganito kabigat na kotse sa loob lamang ng 4.5 seconds. Yan ang katindi. Okay? So, yun lang. And salamat. Tanungin na lang ako kapag may mga tanong dito. Pero, hindi yan ganun ka, ano, hindi yan ganun kahirap. Sa grade 8 na book ko yan kinuha. So, I hope kayanin nyo. And again, magbabala ulit ako yung mga nangongopya. Pag ako may nahalata, okay? Hindi ko na lang sasabihin kung paano, pero pag nahalata akong nangongopya ka, 'di ba? Yung last time pinagbigyan ko lang eh. Okay? Siguraduhin mong magaling ka mangopya this time, dahil pag yan nahalata ko talaga, mamaliin ko talaga yung buong module mo. Okay, bahala ka magpaliwanag kay Sir Rico or kay Ma'am Glenn. Kahit sa ibang subjects nyo, may nagre-reklamo, pare-pares kayo ng sagot. Napakalakas ng signal. Diba? So, yun lang. And maraming salamat. And God bless you guys. Salamat.